po sa aking natutunan. So, yung manok, pinakuluan ko na po siya. May 15 minutes na po yan. So, ngayon, kukuha po ako ng sabaw dyan para isabaw ko dito sa rice. Ayan. Yung rice namin is 2 cup lang siya. Magkasya na sa 6 na tao. Tapos, ito naman para sa matanda kasi diabetes siya. Kailangan niya ng brown rice or white rice. So, ngayon, kukuha ako doon ng sabaw para isabaw ko sa rice. Para yung maglasa siyang ano, chicken rice. Hindi yung sinasabing chicken rice kasi yung sabaw na isasabaw mo sa sinain mo nanggagaling sa pinakulo ang manok. So, pagkatapos nito, pagkalagay ko po ng sabaw nito, ilalagay ko na po siya sa rice cooker at lulutuin na. Ganun lang. Tapos pagkatapos nito, after 20 minutes, i-off ko na po yung ano, apoy. Tapos hayaan ko siyang isusuko pa yung manok sa sarili niyang sabaw. Bali 30 minutes talaga ang pagluluto ng manok para sigurado talaga na maluluto siya hanggang loob. Ayan. Bali 2 cup lang siya rin. Kasi 2 cup lang yung rice na niluto ko. Ganon katipid yung mga tao kung bakit dito. Ayan. Tapos ito namang kanin para sa matanda. Brown rice, 1 cup lang siya. Kalahati yung bigas, 1 cup na tubig. Ayan. Tapos dagdagan ko siya ng bawang. Kasi sabi nila, yung bawang, kontra high blood daw yan. Ayan. Tapos, maya-maya yung konti, patayin ko na yung apoy, hayaan ko yung manok na magbabad muna ng panandalian. Tapos, ipon siya, hanguin ko na yung manok. Tapos, ito, isasain ko muna. Tapos, mamaya, pagkatapos ng lahat, nagawa ako ng salad. Ayan. Yan lang po yung hapunan namin mamaya. Simple lang. Ito simple lang siya. Hindi siya magastos. Manok, bawang, loya, tsaka pandan lang siya. Tapos bigas, yun na, ulam namin. Tapos ito, patatas, i-design ko na lang siya. Ay, patatas, sorry, cucumber. I-design ko na lang siya sa pag-i-slice ko yung manok. Mamaya, papakita ko rin sa inyo kung paano mag-slice ng manok. Okay, yan lang muna. Mamaya ulit.